You guys ready? Naninigurong tanong sa kanya ni Liam pagkalabas nila ng taxi. Katabi nito ang boyfriend na nakilala niyang si Elmon. She sighed. Ready? Bumaling kay Chad na may kasama ding lalaki. Ikaw bakla, ready na? Aba, oo, pack na pack. Sagot nito. Sayang naman ang suot ko kapag hindi ko nairampa. Pero teka lang, bago ang lahat, mag-check muna tayo. Nang ano? Naguguluhang tanong ni Liam dito. Hininga mo, paamoy? Sambit nito dahilan para ibukan ni Liam ang bibig. Anong amoy? Tanong ni Liam. Sandaling natigilan ang dalawa, saka biglang tumawa. Perfect! Sabay nilang sambit. Eh ang mukha mo, patingin? Ani naman, saka pinakatitigan ang mukha ni Chad. Anong itsura ko? Dugong! Sandali na namang natigilan ang dalawa. At tulad kanina, tumawa na naman ang dalaga sabay sabing, perfect! Saka nag-appear. Natatawang napailing na lang siya saka bumaling sa dalawang lalaking kasama ng dalawa. Tapos na ba kayo magpurihan? Sarkastiko niyang tanong sa mga kaibigan. Oo, okay na, tapos na. Si Liam ang sumagot saka yumakap sa kasintahan. Let's go! Nakangiti namang hinawakan ng kaibigang si Chad ang kamay ng kasintahan. Buti pa ang dalawang to, may boyfriend. Bulong niya sa isip habang pinagmamasa ng mga kaibigang nauna na pumasok sa hotel. Sunod lang siya sa mga ito. Ayaw niya mapagkama lang siya pero kaya lumayo siya ng bahagya. Ngumiti na lang siya. Sasalubungin sila ni Claudia. Kaklase nila nung high school. Mabait ito kaya naging close friend na rin niya. May kasama din ito at malamang kasintahan ito. Mabuti naman at nakarating kayo. Aba, maaari ba namin palampasin ng libre? Ani Liam saka nakipagbeso kay Claudia. Ganon din ang ginawa ni Chad at sumunod naman siya. Oh, wala kang kasama? Kasi busy ang boyfriend niya. Si Chad ang sumagot saka kumuso sa kung saan dahilan para balingan niya ito. At nakita niyang palapit sina Mike at Andrew. Sumabay ka na lang. Bulong nito sa kanya. Tumango na lang siya. Sayang naman kung ganun. Nanlulumong sambit ni Claudia. Lahat may partner, ikaw lang ang wala. Tipid siyang umiti. Okay lang naman kung hindi ako maka... No, it's fine. Pigil ni Claudia sa kanya, saka siya nito hinila papasok. What are friends for kung hindi kita papapasukin? Diba, Micah? Inosante ang bumaling ito kay Micah na ngayon ay kasama nila. Look at you two. Aren't you a sweet couple? Of course we are. Nakangising bumaling din ito sa kanya. Humiti na lang siya. Wala na talaga sa kanya kung makita pa niya ang dalawa na magkasama. Unlike others who stay single. Wika ni Micah na alam niyang patama sa kanya. I heard that you have a boyfriend now, Scarlett. Where is he? Kinakahiya ka ba niya? Micah? Saway ni Andrew. Why? Namamanghang kumari itong bumaling sa kasintahan. Totoo naman, di ba? Kung hindi siya kinakahiya ng boyfriend niya, dapat nandito siya. Wala dito dahil busy. Naiinis na sabat naman ni Chad. Mahirap bang intindihin yun? Baka naman gusto mo na namang ahasin. Why would I? Nakangising sa bed ito, saka malanding niyakap ang kasintahan. Kontento na ako sa boyfriend ko. Nag-aaway ba kayo? Sabat naman ni Claudia na nakakunot ang noo. Is there something going on with all of you? It's nothing. Si Mike ang sumagot. Anyway, see you guys around. Wika nito saka naglakad palayo. Naiinis na talaga ako sa kalandian ng Mike na yan ha. Pabulong na ani Liam. Kung hindi ko lang talaga nire-respeto si Claudia kanina, sinabunutan ko na yan. Hindi na lamang siya nagkomento pa. Ayaw din kasi naman niya ng gulo. Happy Valentine's Day, everyone! Magkilo na sigaw ni Claudia mula sa mikropono. I wish you guys to have a sweet Valentine's date with your boyfriend or girlfriend. So, let's go in the stage and dance! Dagdag pa nito sa kahinalikan ng kasintahan na nasa tabi lang niya at hinila ito sa gitna. Nagsimula ng patugtugin ng musika, dahilan para magsunuran naman ang iba. Maging ang dalawa niyang kaibigan, hinila din ang mga partner nila patungo sa gitna. Naiwan siyang nakaupo lang sa isang sulok at pinapanood ang mga ito na nagsasayawan sa gitna. Tuloy, pakiramdam niya naiinggit siya dahil wala siyang boyfriend.
Dinaig pa siya ng dalawang bakla niyang kasama. They are all wearing matching color and it's red. Lahat sila ay magkayakap habang sumasayaw sa gitna. Dahil nakaramdam na siya ng inggit, nag-iwas na lamang siya ng tingin. Hindi rin pinatay ang magkayakap habang sumasayaw sa gitna. At ang ilaw, romantic. Kaya tuloy, lantad na lantad sa iba na single siya. Pero sa hindi niya inaasahang pagkakataon, namalikmata lang siya o nananaginip. Kinukurap-kurap niya ang kanyang mga mata para masiguro ng tama nga nakikita niya. Kinurot pa niya ang sarili, pero nandoon pa rin ang pamilyar na bulto ng isang lalaki. Nakasandal ito sa pader, nakapumulsa at matiim na nakatingin sa kanya. And she was impressed by how he looks. Unlike the other guys in that ballroom, that's all wearing red tuxedo and fixed hairdo. Miguel is different. He looks like a badass in his black leather jacket and messy hair. Animoy siga sa daan. Guwapong siga. At kumabog ng malakas ang puso niya nang naglakad ito palapit sa kanya. Nagkatuon lang siya ng binata na palapit sa kanya. She tried to compose herself, trying to ignore the loud beating of her heart. But she can't help until... Hindi niya kayang hindi pansinin ang puso niya. Ang lakas. Sa sobrang lakas, parang sasabog na. Ngingiti na sana siya, pero may lumapit sa kanya. Dahilan para lingunin niya ito. It was Andrew at nakangiti sa kanya. Can I have a dance with you? Napakurap siya, saka nagbabalang tingin sa nakalahad nitong kamay. Akmang tatanggi na sana siya, pero naunahan siya nito. Ito na ang kusang umabot ng kamay niya at hinila siya pupunta sa dance floor. Nigo naman niya ang binata na matalim na nakatingin sa kamay nilang magkahawak. Pilit niyang inaalis ang kamay nito, pero masyadong mahigpit. Hindi pa kasi niya nakakalimutan ang ginawa ni Miguel sa pinsan nito nung nasa rancho sila. Paano pa kaya pag sa ibang tao na? Andrew, bitawan mo ko! Hindi siya nito pinakinggan at pilit siya nitong hinahatak, pero napasinghap siya nang may isa pang kamay na humawak sa kanya. Mahigpit na mahigpit at nanginginig pa. Nilingon niya kung sino ito at nanlaki ang mga mata niya na makita ang si Miguel iyon. Napansin niya ang paggalaw ng pangalan nito. Tanda na galit ito. Pilit niyang inaagaw ang kamay na nakahawak sa dating kasintahan, pero matigas pa rin ito. Get your hands off of her! Utos ni Miguel na may diin. Madilim ang mukha nito na nakatingin kay Andrew. And who are you? Who am I? Tanong nito sa kasarkastikong tumawa. Dahil doon, napukaw nila ang atensyon ng lahat ng mga taong nagsasayawan. It's embarrassing. Mukhang gagawa pa ata ng eksena. I'm her boyfriend, he said, then looked at her intently. She was shocked by what he said and making her knees weak. Mas lalo tuloy bumilis ang tibok ng puso niya sa tinuran nito. Dinigdal-dinigdal niya iyon sa sobrang lakas ng kabog. Kung ganun, sa'yo na ako magpapaalam. Can I have a dance with her? Then again, she composed herself, trying to keep herself calm. But then again, she failed when Miguel possessively held her by the waist. Napasingap siya sa ginawa nito. No! Kaagad na sagot ni Miguel, matalim na nakatingin kay Andrew. I don't share what is mine. So please, before I turn into something you don't want to see, get your hands off of her. Dahil doon, siya na ang husang kumigit sa kamay niya kay Andrew, saka bumaling sa binata na ngayon ay kumakalma na ang itsura. Dinig niya ang bulungan ng mga taong nasa paligid, pero kay Miguel lamang siya nakatingin. Miguel! Sambit niya sa pangalan nito, dahilan para tumingin ito sa kanya. What are you doing here? Tanong niya. Sumeryoso ang mukha nito na nakatingin sa kanya. It's Valentine's, Scarlett, and I want to spend it with you. Hindi mo alam kung anong pinagdaanan ko makapunta lang dito. Tapos yan ang isasalubong mo sa akin? Parang natunaw ang puso niya sa sinabi nito. Did he really came because he wants to spend Valentine's with her? Ginawa ni Miguel yun para sa kanya? Why? Muli, nakita na naman niya ang inis sa mukha nito. At hindi niya gusto ang ganong itsura ni Miguel. Kapag ganon kasi ito, ibig sabihin galit ito sa kanya at ayaw niya itong magalit sa kanya. Happy Valentine's! Kaagad niyang sambit bago pa itutuluyang magalit. Ang Miguel, being the bipolar kind of guy, gumiti. Saka dumukwang para gawaran siya ng halik. Nagulat man, tinugunan niya ang halik nito.
Narinig niya ang tilian ng mga kababaihan na nasa paligid niya at hindi naman nagpatalo ang dalawang baklang kaibigan niya na mas malakas pang tumili. Hindi na lang niya ito pinansin at pinaunlakan na lamang ng binata nang tangkain itong ipasok kandila sa loob ng bibig niya. Ngayon, nakikipagsabayan na siya sa halik ni Miguel. Tuloy, hindi niya namamalayang sumasayaw na rin sila. They are dancing while kissing. Sinasabayan nila ang awitin. Si Miguel ang pumutol ng halikan sa kasiyan nito ni Yakap. Happy Valentine's! He whispered and kissed her neck. Niyakap na niya ang binata. Happy Valentine's! Ipakilala mo naman kami sa boyfriend mo, Scarlett! Ani Claudia na makalapit ito sa table nila. Naiintriga ako sa kanya. I feel like I've seen him somewhere. Claudia, this is Miguel. Si Miguel ang nagpakilala sa sarili nito sa kanilahad ang kamay. Just Miguel. Lihim siyang napangiti nang hindi nito pinakilala ang buong pangalan. Akala niya, ipagyayabang nitong apelido nitong kilalang lahat. Pero nagkamali siya. Ang gwapo mo naman. Puri ni Claudia sa binata saka bumaling sa kanya. Ang swerte mo, Scarlett. Ngumiti siya. Gwapo eh. Sabat naman ni Micah. But my Andrew is talented. Handsome and talented. Hindi naman dadala lang lahat sa gwapo. Plus lang naman ang itsura. Kailangan may talent. Oh, Miguel can sing. Pagmamalaki niya. He is actually a professional doctor, a bullfighter, and he is smart. And above all, he saved me from my almost heartbreak. He saved me from the two of you. Hindi nakapagsalita ang lahat. Maging si Miguel, namatamang nakatingin lamang sa kanya. Hindi niya sana papansinin ang sinabi ni Micah, pero nakakahiya sa binata. Kahit hindi niya ito inimbitahan o matuturing na bisita dahil nagpunta lang naman ito ng walang paanyaya, still, hindi dapat ito pinipersonal ang binata. Oo, plus lang talaga ang kagupuhan ni Miguel at mas nakakaangat ang talento ni Miguel. Aniya na pinakadiinan pa ang isang salita. Si Andrew, may talento. Talento niya ang manggamit ng tao. Talento niya manloko at saktan ang damdamin ng katulad ko. Saad niya, saka bumaling sa nakatungunang si Andrew. Tumingin naman kay Micah. Pati nga rin ikaw may talento eh. Alam mo kung ano? Kalandian. Ikaw ang tipo ng babae na pwedeng isali sa iba't ibang sports. Tulad na lang ng basketball. Kasi diba, sila, alam na nga nilang nahawak ng iba, pero aagawin pa. Dinig niya ang pagbungisngis ng dalawang kaibigan niya at kita niya ang pagtagis ng mga bagang nito. Pero hindi siya natinag dito. Personalan pala ha? Pwes, mas madami siyang sasabihin dito. But don't think that I am bitter or something. Matagal na ako naka-move on. Ayos lang sa akin kahit angkinin mo pa siya. Hindi ko siya aagawin. Iyong-iyo na. Aniya at hindi na muling nagsalita pa. Sandaling katahimikan ang namutawi, pero ang tensyon ay naroon pa rin. Claudia cleared her throat, then blew out a loud breath. Natitensa ko sa inyo. Sambit nito saka bumaling sa kanya. Sample naman ng talent ang boyfriend mo, Scarlett! Kagat labi siyang bumaling kay Eros at binigyan ito ng nagmamakaawang tingin. Iiling pa sana ang binata, pero ngumuso siya dahilan para bumuntong hininga ito at tumango. Do you have a band? Ngumiti si Claudia. Yes, we have. I'll come with you so I can introduce you to everyone. Tumungo lamang si Miguel saka tumayo at sumunod kay Claudia na nauna ng magtungo kung nasa ng bandang inarkila nito. She saw Claudia talking to the band, first and to Miguel before getting the microphone and faced all of them. Ladies and gentlemen, there is someone here with us who's gonna sing a song for us. I would like to introduce to you, Miguel. Everyone clapped, including her. Binigay ni Claudia kay Miguel ang mikropono. Ngumiti siya nang tumuon ang tingin nito sa kanya. This song is for someone I know way back when I was in college. Do you guys remember your past? Like your college friends, your fun times, your scary professor, or even the one who managed to make your heart beat so damn fast? Someone that will always remain in your heart and you will never forget. Ang ngiti sa labi ni Scarlett ay nawala dahil sa tinura ng binata. Ibig bang sabihin nun may babaeng nagpapatibok na sa puso ng binata? At naaalala pa nito iyon?
And who is that woman? Who is she that was so important that he couldn't forget? And seeing Miguel smiling while reminiscing his past and talking about that special someone make her jealous and feel like she is competing to the woman from his past. Kung sino man ang babaeng yun, maswerte siya dahil nakuha niya ang atensyon ng binata, bagay na pinangarap niya. Tuloy, hindi niya maiwasang masaktan. Oo, nakikita niya nakangiti ang binata, pero hindi katulad ng ngiti na nakikita niya ngayon sa mga mata nito. It's different. May kislap. Yung masaya ka sa presence niya? Yeah. Her presence always comfort me. Even if she's afar. Even if I only get to see her in the side of my ears. Anito sa kanatawa. Alam niyo yung salitang patago? Ganun ako. Nakakatawa lang na hindi niya alam na sinusulyapan ko rin siya. Na pinapangarap ko rin siya. She is like a star from the sky that is so hard to reach. Lalong-lalo na kung bituin na yun ay pagmamayari na ng iba. Hindi naman kasi ako yung tipo ng tao na maaagaw na hindi sa akin. Hinihintay ko lang naman na bitawan siya bago ko siya kunin. Saad nito, saka matiim na tumitig sa kanya. And if I got her, I will intend to keep her forever. So this song is for her. Bawat isa ay tutok sa binata na nasa harapang kumakanta. All ears are on him. Walang nagsalita. Nakinig lang ang lahat sa awit ng binata. So they never got together, huh? At nagsisisi ang binata. Wow, parang sampal sa kanya yun pa lang na naririnig niya. Siya ang kasama nito pero ibang babae ang naiisip. Mula sa gilid ng kanyang mga mata, napansin niya ang tinginan ng mga taong nasa paligid niya. Marahil ay inaalam kung para sa kanya ba ang kanta. But it's so obvious. It is not for her. Niminsan, hindi naman siya nito tinignan. Kahit sulyap lang naman ito, hindi nito ginawa. Mapakla siyang natawa. Why did she even assume that, perhaps? Marahas siyang umiling para alisin sa isip iyon. Who is she kidding? Walang gusto sa kanya ang binata. Pumunta lang ito na mag-isa, pero hindi kasama ang puso nito. Naiwan sa bisit na babae na nakaraan nito. At hindi niya alam kung makukuha niya pa yung saya na nararamdaman niya kanina nang dumating si Miguel ay napalitan na ngayon ng inis at selos. Pag bumabalik sa isip ko nangyayari, kung paano ang damdamin ko'y hindi masabi. May pag-asa bang tulad kong hangal? Di ko nasabi na kita'y minamahal. Bakit di ko pa nasabi, tanong ko sa sarili. Panahong lumipas sa atin ay nasayang lang. Bakit di ko pa nasabi? Ang puso ko'y nagsisisi. Kung may babalik ko lang sana. Kung may babalik ko lang sana. Sa tuwing nagsasalubong kang kasama siya, masaya kayo sa piling isa't isa. Para bang ang puso ko'y sinasakal? Hindi ko sinabi na kita'y minamahal. Pero ini-stalk naman niya ang binata noon. Wala siya nakikitang babae na sinusulyapan nito. Who is she? Hindi niya naiwasang makurious sa kung sinang babaeng nagugustuhan nito noon. Para ding sinasakal ang puso niya. Naiinis siya. Maganda nga ang boses ng binata, pero hindi naman para sa kanyang kanta. Para dun sa bisit na babae na nakaraan, na wala man ng... Ah! Move on, Miguel. Past is past. Scarlett! Napukaw siya nang bumulong ang kaibigan niyang si Chad sa kanya, dahilan para balingan niya ito. What? Inis na tanong niya. Yung tablecloth, nahihigit mo na. Ang higpit ng pagkakakapit mo. Nagbaba siya ng tingin sa kamay na mahigpit na nakakapit sa lukot na tablecloth. Mabuti na lang at nakatoon ang lahat sa kumakantang binata at hindi iyon napansin. Dali-dali niyang inalis ang kamay niya doon. Bumuntong hininga na lamang siya, saka muling binalik ang tingin sa binata. Hindi na lang siya nag-iisip ng kung ano-ano. Nang matapos ang binata ay nagpalakpakan ang lahat. Everyone enjoyed and appreciated his sweet voice. But not her. Not tonight. Hindi siyang babaeng sa likod ng kantang iyon. So why clap? Umirap na lang siya sa hangin na makitang palapit si Miguel sa gawin nila. Ang ganda naman ng boses mo. Puri ni Claudia. Hindi nga lang bagay sa team natin ngayon. I was expecting a sweet love song for Scarlett. But who is the woman behind that song? I am curious. Miguel smiled sweetly at her. Malalaman niyo rin sa tamang panahon. Hindi na lang siya kumibo at tinuon na lang ang sarili sa wine na iniinom. Tahimik lang siya habang ang mga kasama sa lamesa ay nagkakatuwaan na
at nagkukwentuhan tungkol din sa nakaraan. She muted them. Ayaw niya makarinig ng kahit anong sa nakaraan. Nalinis siya. Hindi rin niya hinarap ang binata. Nakatingin lang siya sa kung saan. Kahit saan ang madapuan ang mata niya. Huwag lang sa binata. Ayaw makita nito na nagsiselo siya. Kung sino man ang babaeng yan ang pinagsasalosan niya. Do you really have to embarrass her in front of everyone? Napalingon si Miguel sa nagsalita sa likuran niya at nagdilim iyon na makita kung sino. Walang iba kundi si Andrew. Umalis siya sa table nila para magtungo sa restroom at hindi alam na sinundan pala siya ni Andrew. And seeing Andrew face to face, alone, makes him remember the old times. At sumasama ang timpla niya kapag nakikita niya ito. Sariwa pa kasi sa alaala niya nakaraan. Andrew is the reason why Scarlett forgets him. Andrew makes her forget him just easy as ice melting. Hindi pa niya nakakalimutan ang ginawa nito. What do you mean? Maang-maangan niya. Miguel, we both know that you are pertaining to her. Anitong seryoso ang mukha. Instead of saying her name out loud, you just mentioned her to her. Tuloy pinagtitinginan siya ng mga tao. Pinahiya mo siya. Hindi siya nakapagsalita. Did he really embarrass her in front of everyone? Kaya ba hindi ito kumikibo magmula kanina? And now he feel bad. Why now, Miguel? Nagtatakang tanong nito sa kanya. Bakit ngayon ka lang nagparamdam sa kanya? When we know that you can freely show your feelings for her back in college. Isn't it obvious? Because you bought in. We are rivals simula pa lang. Lagi tayo nagkakatunggali. You end up losing and me winning. Hindi mo ako matalo sa kahit anong sports kaya tinina mo ako sa kainaan ko. Aniya sa kamadalim na tumingin sa taong kaharap. Nalaman kong may gusto ko sa kanya, kaya sinuyo mo siya. Marami kang oras na gawin yun, kasi nasa iisang department kayo. Paano ko? And now he feel bad. Makakaporma kung sumingit ka. Ngumiti ito. Bakit? Hindi mo ba kaya makipagkompetensya sa akin? Pagdating sa bagay na yun? O sadyang duwag ka lang talaga? Remember this, ako ang nauna kay Scarlett. She is my girlfriend first at babawiin ko siya. Hindi na niya pinatapos ang iba pa nitong sasabihin nang bigyan niya ito ng malakas sa suntok. Nagiinit kagad ang ulo niya at nagdilim ang paningin niya sa sinabi nito. Nang hindi pa siya nakontento dahil hindi pa ito natumba, sinundan pa niya ito ng dalawa pang suntok. Then followed by another and another hanggang sa nawalan ng malay si Andrew. Nakahandusay na ito. His face are swelling and there is blood coming out of his nose. And his lips are already cracked and bloods are dropping. Hindi siya nagsisi sa ginawa niya, kahit na gano'n ang itsura nito. Kung hindi lamang ito nawala ng malay, gusto pa niya itong bugbugin. Nilamon siya ng galit niya, and because of that, he almost killed Andrew. Nakakuyom ang kanyang kamao, habang tinatahak ang malawak na hole. Ang mga mata niya ay nakatuon lang kay Scarlett, nakatingin sa kawalan. Kita lang niyang naamon nitong mukha, bigla na lang lumambot ang puso niya. Hindi siya dapat magpakita ng galit para sa dalaga dahil baka layuan siya nito. He has to remain calm every time he's with her. He sighed to calm himself. Saka niya nalapitan si Scarlett na hindi man lang siya tinapunan ng tingin. Bumaling siya kay Claudia. May I excuse Scarlett? We have somewhere else to go. Nakita niya mula sa gilid ng kanyang mga mata ang pagbaling ni Scarlett sa kanya. Mukhang galit nga sa kanyang dalaga at sinasadya nitong hindi siya pansinin. Mukhang kailangan niya itong suyuin. But not now. He needs to calm down first. Mainit pa rin ang ulo niya sa sinabi ni Andrew. Umupo siya sa tabi ni Scarlett at tinigit ang dalaga palapit sa kanya. Saka niyakap. Naramdaman niya na nagulat ito sa ginawa niya pero hindi niya ito pinansin. Binaon niya ang ulo sa leeg nito saka bumulong. Let's stay like this for a while, he whispered. I am mad, Scarlett. Bakit? Kaswal na tanong ng dalaga. May nagawa na naman ba ako? At dito na po nagtatapos ang ikawalong kabanata ng kwentong The Mysterious Doctor. Sana'y muli niyo akong subaybayan sa mga susunod ko pang mga kabanata. Maraming po salamat po sa lahat na nakaka-appreciate ng aking kwento. Maraming salamat po!